Magandang araw po mga kaibigan. Ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo kung paano po i-change password ang modem na katulad po nito. Ayan po, Huawei po. So kukunik nyo muna yung cellphone nyo po dito sa modem na to, tapos nandito po yung password niya po sa baba, sa likod po. Ayan po. Pag halimbawa po connected na po kayo, open po kayo ng browser tsaka type niyo po dito 192.168.100.1. Po. So ito na po yung susunod na lalabas. Yung user niya po nandun po yan sa likod ng modem. So nandito po yung user name niya tsaka yung password. Ayan po, iyan po yung itatype nyo po doon sa dito po. Telecom admin. Ayan po, Telecom admin. Tapos ang password niya, Telecom. Tapos login po. So yan na po yung sunod niyang makikita niyo po. So click lang po yung advanced configuration, tapos WLAN. So dito po sa WLAN, yan po. Dito po sa may SSID, yan po yung SSID name, yan po yung kung gusto nyo palitan yung pangalan ng wifi nyo po. So click lang po yan, tapos backspace, lagyan nyo na ng lagyan nyo na ng gusto nyo yung pangalan ng wifi nyo, tapos sa may bandang baba ito po yung WPA password key. Ito po yung password. So itong mga dot-dot na to, yan po yung password nyo ng wifi. So papalitan nyo lang po yan, tsaka nyo po i-apply. So yan po, madali lang po yan, apply. Tapos yan po, bago na yung pangalan at saka password wifi nyo po. So ngayon naman, para ma-secure nyo naman yung wifi nyo po, para hindi magamit ng iba, dito po kayo sa security configuration. Yan po, yan po, security configuration. Click nyo lang po yan, tapos punta po kayo sa MAC address filter. Yan po, click nyo lang po yung MAC address filter. Itong dalawa po na to. So unahin nyo muna yung MAC address filter. Tapos ngayon i-click nyo lang po itong enable MAC filter. Yan po. So tapos lagay nyo po dito whitelist. So ayan po, pag lumabas po yan, i-okay nyo lang po. Ayan. Tapos ngayon dito sa gawin na to, click nyo lang po yung new. Okay, tapos nakalagay dito, you must be enter the MAC address of the PC connected to the device, otherwise you can't access the web page. So
Okay nyo lang po ito. Ngayon, lalagay nyo po rito yung MAC address ng cellphone na kung sino lang yung gusto nyong gumamit, lagay nyo lang po dito yung MAC address tsaka nyo po i-apply. So madali lang po. Simple lang. So apply lang. Tapos ganun po dito sa Wi-Fi MAC address. Paglibawa po hindi gumana dito po kayo sa Wi-Fi MAC. So ganun din po. Enable lang po yung enable WLAN MAC filter. Ayan po. Tapos change to whitelist. Tapos okay nyo lang po. Yan, tapos click po yung nyo. Tapos okay. Sim lang po yung dalawa na yung operation. Pag hindi po gumana yung MAC filter, punta po kayo dito sa Wi-Fi MAC address filter. So sim lang po, lagay nyo po yung MAC address ng cellphone nyo po dito. Tapos kung sino lang po yung naka-register lang po na MAC address, yun lang po ang pwedeng gumamit ng Wi-Fi nyo po. Maski alam nila yung password, pag hindi sila naka-register dito, hindi po nila magagamit yung Wi-Fi nyo po. So lahat po i-apply nyo lang po. So pagkatapos po maglagay ng MAC address, apply. So madali lang po. So yan, tsaka nyo po i-close. So sana po makatulong po sa inyo ang video po na ito. Maraming salamat po sa panonood. Thank you po.